Alisin na natin yung ganung sistema na kawawa naman yung mga kababayan natin. Hindi yung kababayan natin yung minanong kawawa yung mga barbero na kababayan natin. Kasi yan, customer na yan eh. May pang-inom nga yan eh. May pang-sugal nga yan eh. May pantaya yan sa mga ano, may pang-waiting pa yan, di ba? Ang daming isipin mo. Ikumpara mo sa ginupitan, pinabogi ka, pinagwapo ka. So, ibig sabihin, ang customer, imbis na magpapagupit dito sa 50, dahil nalaman na 30 ka lang, pupunta yung mga customer dun sa'yo. So, ang mangyayari ngayon, patay yung kabilang barber shop. Wala siya ngayong masyadong, may kliyente man, pero hindi siya ganun kalo dahil nahatak mo pababa, nahatak mo siya sa'yo dahil mura ka lang. So, ngayon, pinapatay mo ang kapwa mo barbero. Diba? Kapwa mo barbero, pinapatay mo ngayon. So, anong mangyayari doon sa kapwa mo barbero shop? Magsasara. Iiwanan na yung pwesto. Kasi hindi na kaya magupahan. Diba? Kawawa naman. May pamilya rin yun eh. Ang point ko po, sa ating mga kapwa ng mga barbero, kahit hindi ka nang upahan, kahit sarili mo yung pwesto, lumagay tayo sa lugar, sa presyuhang sinasabi ko yung 70 to 80 pesos ang singil. Para yung customer, meron lang siyang pagpipilian. Parehas lang naman ang presyo, di doon ako. Hindi mo na siya hinahatak pababa. Yung kapwa mo, barber shop na kalaban mo, sabihin na natin kalaban. Pero hindi naman mo kakalaban yan eh. Kabaro mo yan eh. Diba? So, kawawa naman yung mga barbero pag gano'n ang nangyayari. Tulungan natin ang mga kapwa natin barbero. Diba? Magsimula na tayo ngayon, koys, mga kapatid, kagunting. Magsimula na tayo, tulungan natin ang kapwa natin barbero. Kasi kawawa naman sila, kawawa naman tayong lahat. Ang mahal na lang bilihin eh. Diba? Sana itong video na ginawa ko, mapanood nyo at mabuksan din ang puso nyo na ay tama pala to si Koys na sinasabi niya na kawawa naman yung ano, di ba? Sana maisip nyo rin yun na huwag natin hahatakin ang kapwa nating barbero pababa. Tulungan natin sila. Simulan na nating baguhin ang sistema. Huwag na tayo magpataasan ng ihi. Kasi isa lang din ang ating halang buhay. Diba? Kaya sana po, pakiusap ko po, gawin na natin to. Kasi ang taas na ng mga bili. Diba? Maraming salamat po. Sana po, nagustuhan nyo po itong ginawa kong video. Sana makarating din po sa lahat. I-share nyo. I-share nyo po para mabasa ng amo nyo, may-ari ng barber shop. Ipakita nyo sa amo nyo na dapat na talaga magtaas tayo. Alisin na natin yung ganung sistema na kawawa naman yung mga kababayan natin. Hindi yung kababayan natin ang minanong kawawa yung mga barbero na kababayan natin. Kasi yan, customer na yan eh. May pang-inom nga yan eh. May pang-sugal nga yan eh. May pantaya yan sa mga ano, may pang-waiting pa yan, di ba? Ang daming isipin mo. Ikumpara mo sa ginupitan, pinabogi ka, pinagwapo ka. Diba? Sana naiintindihan nyo po yung sinasabi ko. I-share nyo po dun sa mga amo nyo, sa mga kababers natin. Para makita din lang lahat ng tao na oo nga no, maliit na bagay lang naman yun eh. Natulungan mo na yung barbero, natulungan mo rin ang barber shop mo na lumago. Diba? Maraming salamat po. Sana po nagustuhan nyo po itong ginawa kong video at pakishare na lang din para makita ng iba. Maraming salamat po.